Isang OS kayo na araw syempre sa inyong lahat. Ayan, at muli, Sir Bugs pa rin. At para sa ngayong vlog, ito yung mga nakaraang parting natin na mga unit. Ito, nagdatingin na sila. Meron tayong van, ayan, sa naghanap ng ni NB350. Ayan, pinupuli detail pa hanggang ilalim, nililinis nila. Then, meron tayong hatchback na Wigo, 7-seater, may rush. Then SUV, may mga bago rin tayo at mga pick-up. Ayan, pero syempre, bago tayo magsimula sa mga details na mga yan, ayan, kung okay lang, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel, eh, baka pwede magpa-like tsaka magpa-subscribe na rin. Ayan, sana matulungan nyo ako, road to 300k subscriber na tayo. At kung sa Facebook ka naman nanonood, then baka pwedeng pa-follow na rin ako, pa-like, at tsaka pa-share na rin ako para sa ibang ka-spaghetti natin na naghanap ng unit. Ayan, sa mga gusto mag-viewing dito, kasi for schedule lang ating punta, ayan, tawag or text kayo, ayan yung aking contact number. Siyempre, maganda, mas maaga para ma-update ko kayo kung available pa yung unit bago kayo pumunta, okay? So, simulan na natin kagad to para makapili na kayo, syempre. Let's go! Okay, so, ayan, start na tayo at ito ang ating first unit, ha. Total, nandito na rin naman ako sa bandang likuran. Ito, kasi last time, merong tumawag sa akin, nagpapahanap ng van. Ito, meron tayong dumating ngayon. 2020, ayan, Nissan NB350. Nissan Urban. Ito, 955 naman ang asking na ito, 2020 model. Kaso, hindi ko lang siya masyadong ma-check pati loob kasi dinidetail pa nila. Ayan, ganyan kami mag-detail dito. Hanggang ilalim yan, nililinis nila. Ayan, tinatanggal yung mga gulong. Kada sulok, lilinisin natin yan, syempre, para magmukhang brand new. Pero ito, kakarting lang, kita nyo naman, oh. Ayan, bapping lang ginawa dyan at saka ayan, car wash. Oh, napakagandang unit. So ito, sa mga may gusto na ito, ha, sabihan nyo lang ako syempre para maparedy natin yung unit bago nyo ma-test drive. Ito, 2020 model Nissan Urban NB350, 955,000 na kanyang asking. Pero syempre sa price na yun, ayan, super negotiable upon viewing. Pero silipin natin yung loob para ayan, ito, nililinis pa kasi. Oh. Tingnan nyo naman yung makina nyo, oh. Napakaganda. 2020 model, naka all stock pa siya. Kulay silver. Sa saktong miles, hindi ko matcha-check eh. Pagpunta nyo na lang. At naka plastic pa yung kanyang mga banda rito. Ayan, 2020 Nissan NB350. Ilang seater pa to? Check natin kung ilang seater. So ito yung loob ng NB350. Yan, bagong-bago pa yung loob nyo. Napakaganda, 18-seater. So ito, wala lang din seat cover. Siyempre, magdi-December na. Kaya kailangan maganda yung mga kotse nyo. Kaya pagawa nyo na ng German leather seat ang inyong mga sasakyan. Yan, mag-PM na lang kayo sa Facebook page na yan. Diyan na lang kayo magtanong sa Serbag seat covers and car accessories ng design tsaka presyo, okay? So, 2020 Nissan Urban NB350. Ayan, 955,000 yung asking nito. 955,000, okay? So, next unit tayo. Ito naman next unit natin sa naghahanap ng hatchback. Ayan, meron din tayong 2021 model. Tama ba? 2021 ba to? Check nga natin. So ito ay Toyota Wigo, ayan, 2021 model nga. Ayan, kakarting pa lang. 550 naman yung asking na ito. Kulay orange. Ayan, medyo hindi pa siya ganun kalinis. Meron lang mga konting mga tuldok dyan na ano. Ayan, no, kita nyo ba? Ganyan nakuha, hindi pa siya na-detail. Pero kita nyo sa riwa. At saka ito lang yung kanyang issue. Ito, may konting siguro tamaan ng bato to. Ayan, no, siguro medyo may nakaaway sa kalsada, ayan, nagkainitan. Binasag. Okay? Malamang nakamotor yung nagpasagya kung sakali sa kalsada sila napaaway. So ito, pero papalitan yan, at least kita nyo yung sasakyan na pagkakuha pa lang sa bangko. Ayan, naka full garnish set na rin. Ganda, sa saktong mileage, hindi ko mapapakita kasi marami pa to eh. So ayan, Toyota Wigo. Ayan, automatic transmission, G ang kanyang bayan, tas guwapo, 2020 model. 550,000 ang asking neto. Siyempre, negotiable din yan. So ito, naka-2-tone mags, bukas nga ba to? Naka-tint at saka naka-rain visor na rin ito. So, ayun, bukas pala. So ito yung loob nyo. Tsaka mabango pa to, oh. May bago pa. So ayan, kita yung mileage, yun. So ito, wala lang seat cover. O ito, menu na to sa mga may gusto nito. At nag-accept din tayo dito, syempre, ng financing. Pero dito, strict sila sa 30% down payment. At syempre, trade-in, pwede rin yan. Pero depende sa unit. Madalas kasi automatic lang yung kinukuha ni bossing na unit dahil pag manual ang hirap ibenta. At kung hanap mo naman ay 7-seater na Toyota, ayan, meron din tayo ngayon, Toyota Rush top of the line GRS. Ayan, 7-seater, automatic transmission, kulay white, gas engine. Ito nakapila kasi yun eh, dahil isa-isa yan, lilinisin nila yan dahil mga bagong dating nga. Ayan, ito, pangatlo pa itong lilinis. Ay, pang-apat pa kasi meron pa palang strata doon, oh. Ayan, next unit dyan. So ito, ang asking naman dito ay 980,000. 2023 model, ayan, 2023 model Toyota Rush GRS, kulay white.
Kaso ganun din kasi wala dito yung mga susi sa akin, sarado, sayang. Hindi ko mapapakita yung loob. Wala sa akin susi, so I cannot see the inside. Hindi ko makita yung loob, hindi ko rin mapapakita sa inyo. So ito, naka-stock mag siya, 2 taon. Ayan, kakarting lang na itong sasakyan na to. Kita nyo sa gulong, napakabago pa yung kanyang gulong. So it means mababa lang mileage niyan. Bagong-bago pa yung gulong niya, oh. Naka-stock pa yun. Oh. Dunlop. Tama ba ang pronunciation ko? So ito, Toyota GR Sport. Meron na rin siyang dalawang back sensor at back camera yan. Kulay white, 7-seater na GRS, 2023 model, 980,000. Okay, so napakintab na ito kahit na ano, marami pa. Oh. Okay, so next unit tayo. Okay, next unit natin. Ito, Montero Sport, 2018 GLS. Ayan, gwapo lang syempre, kulay red. Pero ito, malinis siya, makintab. Hindi ko alam kung bagong dating to o matagal na o ilang buwan na kasi hindi ko na nakalimutan ko na kung na-vlog ko na rin to. Pero ito, ang asking na ito ay 998,998. Ayan, kulay red na Mitsubishi Montero Sports GLS. Ayan, gwapo lang syempre. Automatic transmission. Ayan, diesel engine. Ito, naka-stock mags. Sa gulong, ganun din. Napakakapal pa ng kanyang gulong. Parang nasa 93.8% pa yung kapal ng kanyang gulong. Ayan. So, ito, naka-stepboard na rin. Naka-tint. Ayan. Siyempre, sariwa. Ito, napakakintab din ito. Parang bago pa yung tsura nyo. Ayan, meron na rin siyang 4 na back sensor. At ganun din, back camera. Ayan, Montero Sports GLS. Ayan. So, kung bukas to pakita na lang natin yung loob. Kaso sa mileage talaga, pasensya na kayo. Hindi ko mapakita yung mileage. Pero, tanong ko kung mahiram ko yung susi. So, ayan. At nahiram natin yung susi. Buti nahanap ko. Ayan. So, buksan natin. Ayan. Keyless entry, syempre. At ito, napakaganda ng kanyang susi. Pero ulitin ko ha, sa mga unit natin, repossessed cars, madalas talaga isa lang ang susi. Pero yung iba, dalawa. Depende kung paano makukuha. Ayan, kung sakali, pagawa na lang kayo, paduplicate na lang kayo. Ayan. May mga ganun kasi, minsan isa lang susi, minsan dalawa. Ayan, depende kasi, ganun talaga kapag repossess cars. Ayan. Okay, so ito yung kanyang loob. Ayan, ang kanyang saktong mileage ay ito. 36,000, tama ba? Ayan, 36,267 kilometer. Ang kanyang saktong tinakbo para sa 2018 model. Ayan, Mitsubishi Montero Sports GLS. 998,000 ang kanyang asking. Pero syempre, together with transfer of ownership at saka rehistro kung pasuna. Ayan, kulay red. Okay, so next unit tayo. Okay, so ito yung nakaraan na i-vlog ko na Honda Civic. Kasi last time, ayan, nag-pull out sila. So walang tao na nagbabantay. So ayan, hindi ko napakita yung loob na ito. Oh. Ito yung nakaraang vlog ko na ilang months na. Kasi naka-reserve na to, tapos hindi kinuha. Ayan, so si Bossing kumita naman na sa reservation. Binaba na yung presyo nito. Yan, ganun kasi kapag nagpa-reserve kayo, dapat sigurado kayo sa unit. Hindi yung pag nagbago isip nyo, iba na lang kukunin nyo, nag-back out kayo, mapo-forfeit yung unit. Syempre, yung pang-reserve nyo, ibabayad kasi sa ano, HPG, papa-PNP clearance yung unit, kaya yun, napo-forfeit kapag nagpa-reserve. Pero kung financing naman at hindi na-approve, ayan, refundable naman yung reservation. Okay, so ito yung nakaraang vlog ko, 2020 Honda Civic E, yan, 1.8, automatic transmission, kulay white. Ayan, 925,000 na lang siya ngayon, 925,000. Ayan, last time, kung napanood nyo yung nakaraang vlog ko, 1,080,000 pa yung asking nito, pero ngayon, 925 na lang. Ayan, kasi may mga parating, kaya kailangan na madispose yung mga unang stock. So, ito, sinagad na ni Bossing yung presyo, 925,000. So, pakita kayo yung loob, syempre, kasi last time, hindi ko napakita yung loob nito eh. So, ayan, napakaganda na loob nito. Honda Civic 1.8. So, ito yung kanyang loob, oh. Ayan, naka-stock monitor at may bagong nakulob. Oh. So ito, sariwang dashboard. Ayan, wala lang ding seat cover. Wala nga. O, ito, may nyo na to. Brand new condition. 2020 model Honda Civic 1.8. Ayan, push start button. So ayan. Ito na lang siya ngayon. Dati kasi 1,080,000 to eh. Ayan yung kanyang car tag. O ngayon, ano na lang siya? 925,000. Okay? So ito, may nyo na to. Siyempre, para sa magpapa-schedule, tawagan nyo ako ahead of time. Siyempre, para ayan. Ma-prepare natin yung unit kasi baka mamaya gamitin ni Bossing to. Sayang pagpunta nyo, okay? So, ayan. Next unit na lang tayo, syempre. At ulitin ko, 2020 model. Honda Civic 1.8. Automatic transmission, kulay white. Ay, sa saktong mileage pala, no? Pakita natin yung saktong mileage. Nakalimutan ko pakita. So, open natin ulit. Ay, automatic din pala yung kanyang side mirror, oh. Sumasara, bumubukas, oh. Start natin. Maka-experience man lang ng Honda Civic kahit sa pag-start lang. So, ayan.
One push, start. So yung, okay. Ayun yung kanyang saktong mileage ay, ilan to? 12,000. Yan, 12K. Kanyang saktong mileage. Okay, so yan. 925,000. Okay, so ito, next unit natin, isa pang brand new condition, yung arrival, ayan. 2024 model, Ford Ranger Next Gen. Ayan, Next Gen. Okay, may nalala ko sa pangalan na yun, na Gen. So ito, ayan, kulay blue, automatic transmission, diesel engine, ayan, 4x2, 2.0 liter, 1,280,000 ang kanyang asking, 1.280, ayan. Ito yung kanyang nakasulat sa karta ko. Ford Next Gen Ranger 2024 model. Ayan, 1,280,000. Okay? So, check natin yung loob nito. Yan, kung mapapansin nyo yung mga bago natin ngayon, magaganda, parang mga bago. Kasi, dito, yung pinakamayari na itong warehouse na to, eh, medyo, ayan, malakas sa bangko. Ayan, hindi na siya nagbibid. Tulad ng mga ibang kumukuha sa bangko, binibid nila, sinusubasta yung sasakyan, pataasan ng offer. Dito kasi meron siyang special treatment. Ayan, ewan ko lang kung naglalagay siguro. Ayan, nauuna na siya mamili, hindi na siya nagbibid. Pero syempre, kailangan maramihan yung kinukuha. Mga 150 units, 100 units, hanggang 200 units. Ayan, pero syempre, kung ginagawa ni bossing, pinipili niya na yung mga sariwa. Ayan, so yung matitira, yun yung ginagawang lote, per lote yung benta, or ayan, per piece na binibid. Ayun, ganda ng loob na ito. Well, Ford Ranger Next Gen. Iba na yung monitor niya, pahaba. Parang tablet. At amoy bago pa to, naka leather seat na rin. 1,280,000 ang asking nito, 1.280. Ayan, and ganun din, negotiable pa viewing yan. Push start button. Ayan, ito na yung kanya mga puwan sa loob. Naka leather seat na rin, premium leather seat. Naka sidings nga ba to? Ayun, naka sidings na rin na leather ito. Pero dito plastic, dito leather. Ayan, push start button. Sariwang dashboard. Kita nyo naman, passenger airbag. Ayan. Pala muna yung kanyang gulong at saka mugs. Ito, naka-stock mugs, two-tone. At sa bagong-bago pa yung gulong nyo. Parang nasa 99.2% pa yung kapal ng kanyang gulong. Siguro, dinarive lang ito papunta rito. Napakabago pa yun. Pero yung plate number nyan, kami na bahala sa pagkuha dyan. Okay? Siyempre, sa transfer of ownership, kung mayroon itong mga huli, yan, kami na magbabayad doon, siyempre. Okay, so check natin yung saktong mileage. Yan, check natin yung saktong mileage. Start natin. So, push start button, tapak brake, tapos yan. Yan, one push, start. So, hinala natin yung volume ng radio kasi baka tayo maka-copy strike. So, ayan. Kanyang saktong mileage ay 9,751,000.6. Yan, ito napakaganda ng monitor na ito. Yan, pwede nga natin i-connect sa cellphone no? Para pag may tumawag, dyan ka na lang pipindot. Oh, ito, may nyo na to. 20,000 ang reserve ratio natin, mapa-cash or financing. Meron tayong GCash or bank transfer, kaya kung interesado ka rito, ipa-reserve mo na. Ay, pata ka bukas yung wiper. Yan. Okay, so ayan. Magalaw. Marami yung napindot ko. So, patayin na natin. So, push that ulit para patayin na natin. Yan. Ang ganda pa rin ito kahit pinatay mo. Yan, ano na siya, digital na yung nandito niya. System of to save battery. Yan, ang galing natin magbasa. Ganun talaga, pinag-aaral kasi ng magulang. Puro pagka-counter strike yung ginagawa. Kaya yan, pag nagbasa tuloy, parang grade 1 pa rin. Okay, okay, so yan, ulitin ko, 2024 model. Ayan, Ford Ranger Next Gen. Ayan, nakita ko nyo na yung saktong mileage, 9,000 plus may get, kulay blue. Automatic transmission, diesel engine, 1,280,000 ang kanyang asking, 1.280 together with transfer of ownership. Okay, so, ayan, pakita ko lang yung harap niya kasi may mga dumadaan sa sakil, baka masagasaan ako. Ayan o, yung kanilang Strada. Bago rin yan, mamaya punta tayo dyan. Tignan natin kung meron ng details yan. Okay, so, ito yung Ranger. Next unit tayo. Ito, next unit natin. Ayan, kung gusto mo naman na kulay itim na Toyota Rush, GRS din ang kanyang variant. Ayan, top of the line, 7-seater. Automatic transmission, ayan, gas engine. Ito naman 2024 model, 1,025,000 ang kanyang asking. Kasi yung puti kanina, 2023 model lang yon. So 900, ano ba yun, nakalimutan ko, 980 ba yun? 998? Ito 2024 model. Sa mga magpapasend ng sample quotation for financing tsaka list of requirements, ayan, mag-direct message kayo sa aking messenger. Ayan, itype yun lang sa mga Facebook nyo, Sir Bugs, para ma-replyan kayo ni admin. At syempre, bago mag-inquire, sana naman naka-subscribe tsaka mag-follow na rin kayo sa aking Facebook page, okay? So, iba na yung susi ano ito.
Yan, buksan na natin, pakita natin yung loob ng GRS. Yung kanina puti, hindi ko napakita yung loob kasi ato, ngayon lang dumating may hawak ng mga susi. So, check natin yung loob net. Okay, so ito naman yung loob ng Toyota Rush GRS 2024 model, kulay black. Ayan, 10,000 mileage lang daw siya. Okay, so ito. Yan, naka-stock monitor din. At saka may bagong nakulob at wala lang seat cover. Pero sa Toyota Rush na puti, same lang naman sila ng loob niyan eh. Ayan, ganyan-ganyan lang din ang itsura niyan. So ito, 1,025,000 2024 model. So ayan siya. Toyota 2024 Toyota Rush GRS. Ayan, GR. Yung S talaga, single lang ibig sabihin niyan eh. Okay, kaya marami na hata kasi siguro nalulungkot sila na laging ano eh, single kaya ang layo na ng mga joke ko ha. So ito, 1,025,000. Medyo abang tumatagal, pabadoy na ng pabadoy yung mga joke natin ha. So ayan yung kanyang love 7-seater. Okay, so ulitin ko pa ba to? Basta yan, 2024 model Toyota Rush GRS. Ayan, automatic transmission, kulay black, 10,000 mileage, 7-seater, gas engine. Okay, brand new condition, 1,025,000 ang kanyang asking. 1,025,000. Ayan, nakatutuon mags din, naka-stock na mags sa gulong at napakabago pa ng kanyang mga gulong. Okay, so next unit tayo. Okay, so ito ang next unit natin. Ayan, sa naghahanap ng kulay white na Strada. Ayan, 2020 model Mitsubishi Strada GLS. Gwapo lang syempre, ayan, 4x2. Ayan, naghahanap ng ganitong pickup. Automatic transmission, kulay white, diesel engine, okay. 1,065,000 naman ang asking dito. 1,065,000, 4x2, 2.4 liter. Ayan, kasi binabasa ko yan dito sa loob yung kanyang car tag. So, pakita ko sa inyo syempre. So, ayan yung kanyang price. So, 2020 Strada, 1,065,000. Pero syempre, sa price na yan, kaya hindi siya ganun kamura. Kasi sobrang quality naman ng unit. Tsaka, kung nakikita nyo kung paano nila pinapaganda yung sasakyan, hanggang ilalim, nililinis nila yan. Para magmukha siyang bago ulit. At saka syempre napakasariwa. Pero syempre sa price naman na yun, sa mga tawad nyo, pagpunta nyo rito, sabihin nyo ako para mapapunta ko rin si Bossing. Bahala na kayo mag-usap sa mga sa presyo, sa kung magkano nyo gusto bilhin. Like syempre dito kasi as a vlogger, tayo na yung kanilang regular na marketing dito. Bayad na tayo. Okay, so depende na lang sa mga buyer. Syempre kapag natulungan natin may isagad yung price, nag-aabot pa ng pang spaghetti. So pakita ko like love sa inyo. So ayan, check natin yung Strada ng inside, inside of the Strada GLS. Ayan, so ito yung kanyang loob. Ayan, naka-stock pa lahat. Stock monitor, ganoon din, may bago pa to. Ayan, wala lang seat cover, meron na ring armrest. Ayan, booster ba to? Hindi ko makita yung lalagay ng susian. So ito yung kanyang loob. Okay, save nyo yung aking contact number para sa gusto magpa-schedule, para hindi nyo makalimutan, okay? So ayan, 2020 Mitsubishi Strada GLS automatic. So masikip, check natin yung likod syempre. So ito, marami pa yung kanyang gulong eh. Pero kita nyo naman na makapal pa, bago pa yung gulong. Ayan, nakatuton mags. So ito naman yung kanyang likuran. Ayan, kita nyo ba? So ito, medyo, ayan, bago-bago pa talaga yung tsura nito. Ayan, 2020 model. So ito naman yung kanyang likuran. So meron na rin siyang back camera yan. At wala siyang back sensor . So, naka 360 ba ito? Hindi yata. So, ayan. Ikutin lang natin syempre. Naka stepboard na rin. So, ayan. Naka stepboard. Naka tint. Naka rain visor. Okay. So, ayan. Para sa sample quotation, direct message kayo sa messenger ko. Sa Sirbags. Ayan. Para mapasahan kayo na admin ng list of requirements tsaka sample quotation. Ayan. Push start button. Okay. So, ang kanyang saktong mileage pala ay 5,000 lang oh. Ito niya ba? 5,000 mileage. 5,011. Medyo against the rate kaya lumalabo. Okay, so ayan, ulitin ko, 2020 model Mitsubishi Strada GLS. Ayan, 2.4 liter, 4x2, automatic transmission, diesel engine, kulay white. Ayan, 5,000 mileage plus, 1,065,000 ang kanyang asking. 1,065,000, okay? And ganun din, super negotiable upon viewing pre-transfer of ownership and registro kung pasuna. Okay, so next unit tayo. Okay, at eto, next unit natin. Last time, may mga tumawag sa akin, nag-text at nag-comment na ito kasi pinakita ko siya, yung new arrival pa lang to. Ayan, hindi ko nasabi details, pero pinakita ko na new arrival. Kaso nung pagdating na ito, dapat reserve ka agad. At yun, nag-back out. Okay, hindi siya tumuloy. I don't know why. Pero ito, 2019 model. Hindi ko nasabi details yung nakaraan . 2019 model, ayan, Ford Ranger Raptor. Ayan, automatic transmission, 4x4,
Ayan, kulay gray. Medyo mataas kuha ni boss dito eh. 1,420,000 ang asking. 1,420. Pero syempre, ayan, ganun din. Super negotiable upon viewing. Ayan, bago-bago pa itsura na ito. Napakaganda. Ayan. So ito, naka-step bird. Yung kulay blue na nakarang na vlog ko. Ewan ko, na vlog ko ba? Na ganito rin. Mas mura yon. Medyo mas mataas kasi yung mileage niya. Pero nabili na rin. So ito, available na tong kulay gray natin. 2019 model. Ayan, Ford Ranger Raptor. Bi-turbo. Automatic transmission. Ayan, 4x4, kulay gray. Okay, 1,420,000 ang kanyang asking. Okay, naikot ko na ito noong nakaraan eh. Ayan, ito, meron na rin siyang takip dito sa kanyang likuran oh. Ayan, hindi ko lang alam paano buksan ito eh. Ayan, bahala na kayo. Pagpunta nyo dito, check na lang natin yan, syempre. At ito na, meron na rin siyang bakal dito. May apat na back sensor, ayan ah. Syempre, meron na rin itong back camera, ayan oh. Okay, so check natin yung loob, syempre. Nasa akin naman yung susi. So ayan, open lang natin. Okay. So, ito yung kanyang loob. Uy, ayos ha. Pagbukas mo, ganda ng ano na ito, dashboard din. Oh. So, yan. Raptor. Okay, Ford Performance. Ayan, 2019 model. Naka, ano, naka premium leather seat na rin. Ayan, yung kanyang saktong mileage ay 21,000. 21,713. Ayan, medyo namamaos na ako. Medyo mahaba-haba yung plug ko ngayon. So, ayan. Okay, sa may gusto nito, syempre, sabihin nyo lang ako para everybody happy, syempre. Okay? So, para ma-ready natin itong unit, kasi yung iba rito ginagamit-gamit, so para, ayan, ma-update ko kayo kung available pa rin yung sasakyan before you go here. Okay? So, ayan, so ulitin ko, 2019 model, Ford Ranger Raptor, ayan, by turbo, automatic transmission, kulay gray, 4x4, diesel engine, 1,420,000, 1.420. Okay, so ito may ano ba to? Ito po, bago rin pala to. Okay, Montero ba to? So check natin yung details nito. Okay, at ito, next unit natin. Pero not sure kung na-vlog ko na to. Alam ko hindi to new arrival, pero damay ko na. So ito, baka may naghahanap sa inyo. 2020 model. Mitsubishi Montero Sports GT 4x2. Ayan, automatic transmission. 2.4 liter. Ayan, kulay gray. Diesel engine. Namaya, check natin yung saktong mileage. Ang asking dito sa GT, 1,550,000. 1.550 ang kanyang asking. Pero syempre, ganun din. So, basta man dito, madali ka usap. Basta pasok na yung tawad nyo, ibibigay niya na yan. Ayan. Syempre, kayo na mag-usap sa presyo. Kasi, ayan, hindi kasi ako makakapag-decide syempre sa last price dahil tayo simpleng gwapong vlogger lang. Ayan, ang ganda na mag-steto, naka-upgraded na 22 inches. Okay, naka-stepboard na rin, naka-tint, naka-rain visor, ayan, check natin yung loob, syempre. So, ito yung loob ng Mitsubishi Montero Sports GT. Ayan, gwapo talaga. So, ayan, yung GRS kasi, ano eh, GR, single. Ayan, yung, okay, baduy na talaga ng joke natin, ayoko na mag-joke. So, ito, naka-stock monitor, saktong mileage niya, 19,000, o, ito. Nakita ba, 19,000, ayan, o, ayan, sa mga mahilig sa 19, sa mga minority edad, yan, baka para sa iyo na to. Yung push-start button, 19,000 mileage para sa 2020 model, Mitsubishi Montero Sports GT 4x2. Yan, naka-premium leather seat na rin. Ayan, naka-iba yung ano niyang, ano, matting. Hindi siya yung usual na plastic. Yan, okay. So, ito, medyo na to, syempre. So, ito naman yung kanyang likuran. Ayan, meron na rin apat na back sensor at may isang back camera. Yan, kita ba? Yan, back camera. Okay? Okay, so ayan, ulitin ko, 2020 model, Mitsubishi Montero Sports GT 4x2, ayan, automatic transmission, 2.4 liter, diesel engine, kulay gray, 19,000 mileage with upgraded mugs, ayan, 22 inch. Okay, 1,550,000, 1.550, ayan, ganyan, negotiable upon viewing. At ito, next content ko na itong mga ibang new arrival natin, medyo namamaos na ako eh, ito, sa mga nagalap ng ganitong Montero Sports na kulay black na old look. Pero meron din akong ganito ha, 500 plus lang yun. 2012 na ano, GLSB ang variant, yung kulay bronze ko na ganyan. Okay, at marami pa tayong mga new arrival dito. Ayan, may mga Bios, meron ding Montero. Ay, na-vlog ko na ito pala nakaraan, Fortuner Q. Ayan, at marami pa yun dun, oh. Okay, ayan, sa mga ibang hinahanap yung sasakyan, kung hindi ko man na-vlog ngayon, mag-comment na lang kayo kasi, ayan, para ma-replyan kayo ni admin. Ayan, hindi ko kasi ma-vlog lahat, sobrang dami, okay? So, next content ko na lang, abang-abang na lang kayo. At meron pa pala tayong ibang, ano rito, van. Ito, may urban pa tayo ng kulay white na bagong dating. Ayan, napakormi pa, oh. Okay?
So that's all for now na lang muna. Abang-abang na lang kayo para sa ibang unit na hinihintay nyo. Syempre, sa mga hindi na nagsasawa sa aking manood, sa mga OFW na nag-comment, ayan, ang layo pala lang inaabot ng video natin. Syempre, thank you sa inyo sa mga nagpagawa ng German leather seat. Yan, maraming salamat. At muli sa Airbox nga pala, ang pinakagwapong bugaw ng mga repossessed cars. Thank you very much for watching.